Isa ka ba sa mga naniniwala na mukha na siyang Latina? Latinang Latina. Kaya kung i-observe mo yung mga bagong videos niya, hindi na siya yung katulad noon na curly na nakilala nyo. Ngayon, Latinang Latina in. Pwedeng-pwede na siya sa Binibining Pilipinas 2022. So, pag-uusapan natin yung 5 reasons kung bakit mukha ng Latina si Herlyn Budol. Kapansin-pansin ngayon yung mga pasabog ni Herlyn Budol day by day. Ibang videos or bagong videos, bagong pictures every day. Kaya yes, natutuwa ako ngayon sa pag-transform ni Herlyn Budol. Pero wait, mukha na ba siyang Latina talaga? So, ano nga ba yung Latina? So, pag-uusapan natin kung ano yung Latina. So, Latina is a term, yung mga ethnic groups, isa sa mga ethnic groups sa Latin America. So, sa US, for example, tinatawag na Latina ang isang tao if yung ancestry niya is from or of Hispanic origin or from Latin America. So, makikita niyo yung map ng Latin America from Mexico all the way to Chile or Argentina. So, yan po yung mga countries na merong Hispanic in ethnicity. So, correct me na lang if I'm wrong sa definition na yan. And ngayon, pag-uusapan na natin yung mga 5 reasons kung bakit pwedeng-pwede nang i-consider na Latina si Herlyn Budol. So, naniniwala ka ba na Latina siya? Kung yes, eto na ang number 1. So, eto yung transformation, yung full transformation ni Herlyn Budol. So, ang ipapakita ko sa inyo, first is yung video. So, ayan guys, yung mga itsura, yung latest na itsura ni Herlyn Budol. So, if you're going to observe, hindi na siya yung katulad ng Herlyn Budol na napapanood nyo sa Wow Wow Win. Ibang-ibang version ng Herlyn Budol ang nakikita nyo ngayon, which is okay lang, timely, and relevant yung kanyang pag-transform dahil angkop na angkop ito sa pagsali sa Binibining Pilipinas. And hindi lang ganyan ang mga eksena sa mga candidates. Expected na yung mga ibang candidates is nag-transform din na hindi nyo alam. So, yes, transformation, nagbago ang lahat. Makikita nyo yung buhay niya, ibang-iba na yung buhay niya ngayon. Tapos, iba din yung impression sa kanya. And then, makikita nyo na yung whole physical aspect ni Herlyn Budol is unti-unti pa rin nagta-transform until ngayon. So, the transformation process is not yet over. Marami pa kayong makikitang pag-transform kay Herlyn Budol. And huwag kayong mag-alala kasi hindi masasobrahan yung pag-transform niya kasi meron siyang team of experts. Andyan yung kanyang talent manager na nag-guide sa kanya. Yung mga tao dito, yung nag-handle sa kanya sa pag-transform. Alam nila kung ano yung sobra at kulang. So, don't worry guys. Hindi masasobrahan yung pag-transform ni Herlyn Budol in terms of yung mga enhancements na ginagawa sa kanya. Tapos, ang number 2 kung bakit Latinang Latina ang itsura niya is yung kanyang overall na face. So, usually, nasa Asian continent tayo. So, typically, ang mga Asians are known for their yung kanilang pagkasingkit na mata. So, hindi po siya singkit. So, hindi po chinita si Herlyn Budol. So, from the root word na yung chinita, parang Chinese. So, ayun, kung makikita niyo yung eyes ni Herlyn Budol, malaki. Malaki yung mata niya and hindi siya pagkakamalang Asian. If ever man na nasa abroad siya, nasa US, nasa Middle East. So, if ever man yung mga foreigners na first look sa kanya, hindi siya pagkakamalan na
East Asian. So, yung features niya sa eyes, pwede siyang pagkamalang Latina, and pwede rin siyang pagkamalang na yung Middle Eastern na parang itsura niya. So, yes, yan yung isa sa mga features na pwedeng i-consider na pwedeng Latina si Herlin Budol. Pwedeng i-almond shape siya. Tapos, marami pang pwedeng gawin sa mata niya. Kaya kung na-observe nyo, madaling mag-transform yung mukha niya kasi versatile yung shape ng eyes, pwede kahit saan. Pwede rin pwedeng Korean look, Asian look, Middle Eastern look, yan. So, yan yung mga pwedeng advantage sa kanyang shape ng eyes. It is very natural and yan yung isa sa mga asset ni Herlin Budol, yung kanyang features sa mata. So, yes, hindi siya chinita and yun ang isang I considered na Latina yung kanyang feature. And then, pumunta naman tayo sa skin tone. So, typically, kung napapansin nyo din, yung skin tone ni Herlin is pwedeng magpatan because yan yung isa sa mga features ng Latina. Hindi sila yung ganung kaputi na parang yung typical na Asian skin na maputi na yung whitish na skin tone. So, if you're going to observe yung skin tone ni Herlin Budol, may pagka-tanish. Pero hindi siya yung basta yung pinaka-pinong white color, yung parang carbon coupon band, yung band paper na white. Hindi whitish yung pagkaputi ni Herlin Budol. Ayan, more on pwedeng tan. So, papunta na siya sa may tan, yung ganon. Correct me na lang if I'm wrong sa mga sinasabi ko. So, yes, skin tone, tanish siya, hindi siya whitish. And there is a possibility na pwede pang mag-transform yung kanyang skin tone. Kagaya ng mga ibang candidates, kung mapapansin nyo, na minsan, pina-transform yung kanilang skin tone para maiangkop sa kanilang personality, yung kanilang character sa beauty pageant. So, yes, yung skin tone niya is bagay na bagay sa kanya, versatile siya, and yes, I think hindi na ako nag-expect na papuputihin pa siya lalo or ilalighten pa yung skin niya kasi okay, maganda na yung skin tone niya and feeling ko yun yung gagawin sa kanya. Baka ipapatan ng konti, papatan lang siya ng konting-konti. So, yun yung isa sa mga maganda rin na features sa kanya naturally na pwede rin i-transform according sa pageant-based na criteria. So, yes, yun yung isang criteria na bakit pwede siyang may consider na Latino. Number 4 naman is yung hairstyle. So, sa type, sa look, saka yung feature ni Herlin Budol, I can consider her as brunette. So, yan yung parang brunette na parang may color yung hair pero hindi yung blonde. Dark colors, dark brown, yung parang, alam mo yun, medyo dark na may kulay. So, yan yung parang bumabagay sa kanya na look, brunette. Kasi kapag gagawin mo siyang blonde, parang iba na yung parang magiging eksena niya. So, kapag Asian, kung napapansin natin, yung mga Asians na nagpapacolor ng hair, such as yung ash, tapos yung very icy blonde, or yung blue, red, ayan, parang it is a contrasting na trend. So, kapag merong contrast, yung yin and yang, yun yung parang nagiging trend sa Asian. Latin America or sa mga Middle Eastern, yung mga ganon, yung pag-color ng hair is to complement yung skin tone mo, yung features ng face mo, ayun, yung personality mo. And yun yung nakikita kong bagay kay Herlin Budol, yung pagka-brunette niya. So, almost all pictures na nakikita niyo sa kanya is from dark brown or basta medyo mga dark yung hair color ni Herlin Budol. So, yes, bagay na bagay sa kanya yung brunette. And most Latina, brunette yung kanilang itsura. So, ayan, yung hairstyle. Tapos, let us also consider yung kanyang personality. Yung, hindi nyo ba alam na yung mga Latinas are
regarded as mga palaban na mga babae. So, ibig sabihin, hindi sila pabebe. That's why, angkop na angkop ito sa pag-uugali ni Herlene kasi wacky siya, totoong tao siya, hindi siya pabebe. Alam mo yun, palaban siya, tapos pwede siyang makipagbardagulan. Kaya nga, okay na okay sa kanya yung hashtag na Kaskwami. So, yes, she is proud of where she is coming from, na from a humble beginning na background. So, yes, hindi siya pabebe na tao. Yung parang, alam mo yun, ibig sabihin, hindi siya maarte. Makikita nyo na okay siya kahit na ano, hindi siya pumipili, wala siyang pinipili, kung anong meron, papapakin niya, hindi siya nag-iinarte. And alam niyang i-defend yung sarili niya kung alam niyang may napapansin niyang parang inaabuso siya o nilalait siya. Siyempre, ang first line of defense niya is i-depensa niya yung sarili niya. So, yes, hindi niya hinahayaan na inaapi-api siya. So, yes, pwedeng-pwede siya sa mga bardagulan. Kaya kung lalabanan niyo siya, hindi niya kayo uurungan. So, that's yung isa sa mga typical na character ng isang Latina. So, they are a fighter and believer. So, kagaya ni Herlene Budol, she is really very determined na magkaroon ng podium finish sa Binibining Pilipinas 2022. So, yan. Kung mapapansin nyo talaga, nagkocody ko talaga ako pag nag-discuss sa vlog. And in my own opinion, so ang opinion ko is approve ako if ever man na may mag-a-agree din na Latina yung look ni Herlene Budol ngayon. Why? Syempre, kasi nga yung mga features niya, very Latina, yung face, yung hair, o diba? Tapos, lalong-lalo na yung pag-uugali. So, makikita nyo na, yes, bagay na bagay sa kanya yung Latina look. Ang i-improve lang sa kanya is yung confidence niya sa stage, yung kanyang pagrampa. Although may experience na siya sa pagrampa, sa pagsali ng mga local pageants, pero mas dapat na i-improve niya ito para, alam niyo yun, yung mga Latina na sumasali sa pageants na talagang malakas yung stage presence and yung inaangkop talaga yung facial expression sa body language kapag naglalakad sa stage or nagpo-post na sila sa runway. So, yes, I am hoping na makukuha or maaaral din ni Herlene Budol yung ganong eksena. So, fina-flash ko yung mga past winners or past na contestants sa Miss Universe na from Latin American countries. So, yes, kapag ganyan yung stage presence ni Herlene, chak na, malakas talaga ang laban niya. And then, yung pag-feature sa kanya na parang Korean look, yes, I think parang sinadya na naging Korean look siya para yung mga makeup artist is magkaroon ng way para tignan, i-experiment kung pwedeng i-transform din si Herlene Budol sa Asian look. So, yes, okay na okay din naman siya sa Asian look, pero for me, mas bagay siya kapag i-maintain niya yung current look niya. Kasi very versatile. Pwede siya sa curly hair, pwede siya sa wavy hair, sa straight hair. Tapos yung mga features niya kasi talagang makikita mo na pang international. So, yes, ang beauty ni Herlene Budol, in my own conclusion, is pang international. So, I hope you agree with that. And yes, pwede siya sa kahit na anong look. So, ayun nga, may bagong upload si Herlene Budol regarding sa pag-train niya, yung first day of training niya sa Kagandahang Flores Camp. And yung isang candidate ata na kasabay niya is yung German. So, I think kasabayan pala niya talaga yon and kakilala niya yung katabi niyang matangkad na babae. So, I'm going to make a reaction vlog about that one. So, parang ibang-iba yung ginagawa kong analysis. Pero, syempre, magkakaroon din ako ng analysis sa vlog na yan sa upcoming videos ko. And, syempre, I'm also going to upload ang ginagamit kong equipment para sa pang-vlog and pang-update kay Herlene Budol. So, yes, I'm also going to share with you
kung paano ako nagvo-vlog and paano ko na i-share sa inyo all about Herlyn Budol, mga pageant updates, tapos yung mga personal vlogs ko. Para naman mas lalo niyong ma-appreciate kung paano ko kayo na i-update tungkol kay Herlyn Budol o kaya yung mga pageants. So, yes guys, if you want more pageant updates, mag-subscribe lang kayo para at least mas maiintindihan nyo kung bakit ganito yung topic dahil dapat i-explain natin and para mas magkaroon po tayo ng additional knowledge. So, subscribe sa aking YouTube channel, Sir Anthony Vlogs, and if you have any questions, suggestions, ano pa ba? Request? Yan. Mag-comment down below lang kayo and reach me out sa aking Instagram. Follow me on Instagram, The Story of Anthony, Facebook page, The Story of Anthony, and lahat ng mga social media accounts ko. That would be all. Thank you very much and have a wonderful day.